Muntik na naman akong mabiktima ng isang text scam na nagpapanggap na LBC. Bigla kasing may dumating na text sa notification ko at yun lang yung binasa ko, hindi ko chinek. And nag-assume na naman ako na, ay nako, may bumili na naman online at merong maide-deliver dito sa bahay. So ang ginawa ko, nireplyan ko mismo yung scammer na not knowing, hindi ko chinek. Tapos, nung tinanong ko yung kasama ko sa bahay, sabi nila, wala naman daw silang in order. Tapos, yung isang kasama ko, tinanong ko, na may na-receive ka bang text na nagde-deliver yung, na-i-deliver na yung LBC parcel dito sa bahay? Pero sabi niya, wala. Tapos, tinignan ulit namin yung text. So, nung nakita namin tong text na to, may link. So, sabi namin, ay, ukis. Scam pala ito. Kaya naman, babala sa inyong lahat na kilatisin nyo muna yung mga nagte-text sa inyo. Mapa-LBC man yan, mapa-Shopee, mapa-Lazada, kung legit nga ba yung text na ito. Kasi, muntik na ako mabiktima at para hindi na rin kayo mabiktima, i-check yung mabuti kung may mga link na pinapaklik sa inyo kasi hindi nyo alam, kayo na pala ang susunod nilang biktima at mga scammer pala ang nagpapadala ng text message na yan. Ito kasi yung ilan sa mga LBC. Ayan o, LBC. So, siguro twice a week or thrice a week nagkakaroon kami ng parcel na ganito. So, may hindi pa nabuksan. And akala ko talaga, LBC na naman yung paparating na in-order ng kapatid ko. Pero yun pala, scammer yung nag-send. Kaya mag-ingat-ingat kayo kung sino yung nag-send sa inyo ng text. Kahit nasabihin nila na wala daw kumuha sa third attempt nila, tapos biglang ipapaklik ka sa link. Kaya, wag na wag agad magtitiwala sa mga lumalabas sa mga text message nyo. Kasi, hindi nyo alam, scammer pala yung nagte-text sa inyo at hindi yung LBC. Kakaligo ko lang, pero hindi lang yung mga LBC text scams ang talamak ngayon. Ito pa yung isa, no? So, meron daw nag-deposit, nanalo ka daw, tapos i-claim mo, pero hindi mo alam kung saan mo i-claim. Hindi mo maalala kung may sinalihan ka ba. Yung mga ganun na bigla na lang daw may premyo ka. Yung mga ganun na text scam. So, kapag ikaw ay isang mukhang pera talaga, syempre pera yan eh. Tapos susubukan mo. Yun pala may i-scam ka. Kaya mag-ingat-ingat kayo kapag may sinasabing nanalo ka ng pera, may nag-deposit sa iyo ng pera, huwag agad maging mukhang pera. Kilatisin mo muna para hindi ka mabiktima ng mga scammer na ito. Bakit muntikan akong mabiktima ng isang text scammer na nagpapanggap na LBC? So, ang pinakauna sa lahat, lagi kasing nag-order yung ate ko, tapos pinapasend niya dito sa bahay 2 or 3 times a week, mga ganyan, or 1 to 2 times a week, basta every week meron. Tapos, ako naman, nag-assume na naman na kapag may mga LBC delivery, matik sa akin na, ay, baka nag-order na naman yung ate ko. Hindi ko alam na meron talagang nananaman talang mga text scammer. So, hindi ko yun agad napansin. Number 2, busy ako sa labas nung dumating yung notification. Eh, syempre, notification lang yun. Hindi ko agad binasa. Hindi ko hinalikot yung laman ng text talaga. So, syempre, busy ako. Parang nag-assume lang ako and dinedma ko na. So, nalaman ko na lang nung hinalukat ko talaga pag-uwi ko dito sa bahay. Tapos, dito na ako nagtaka. Kung sinasabi ng scammer na 3 times daw sila nag-attempt na nag-deliver dito sa bahay, napaisip talaga ako, palagi namang merong tao dito sa bahay. How come walang nag-assist sa mga previous na first and second delivery attempts ng LBC? Tapos ang pangalawa, bakit walang tumawag man lang sa amin o kaya walang nag-text man lang sa amin kasi laging may tao dito sa bahay. So, dun talaga ako nagtaka. And then, my third and final attempt agad. So, it is very suspicious, no? Lalo na kapag laging nasa loob ka lang ng bahay, di ba? So, syempre, yun din yung isa kung bakit pinignan ko talaga yung text. Bakit kaya? Nakakapagtaka to. Ayan. So, yun na nga natuklasan ko na scam talaga. Tapos, as in, paulit-ulit kong tinanong sa kanila kung may dumating or may nag-text or may tumawag sa kanila. Sabi ng mga kasama ko sa bahay, wala talaga. So, it is very suspicious and talaga, it is an attempt to scam us. Kaya, ang pinaka-lesson for today is,
huwag kayong assumera. Huwag kayong mag-assume agad na kapag may dumating na text sa inyo, katulad nito, ay legit siya. Hindi. Kapag may nagpapaklik sa inyo na link, Diyos ko, magtaka na kayo kasi baka text scammer na naman yung nag-a-attempt na biktimahin kayo. And number two, kapag sinasabi agad na third attempt agad, na paanong third attempt, eh, andito lang ako sa bahay, wala man lang yung first and second attempt na tumawag man lang or text. So, doon ka na magtaka agad kung parang suspicious talaga yung laman ng message. So, ang pinaka-third dito is knowledge is power. Siyempre, it's important also na manood ka sa experiences ng iba through their vlogs, through their posts, yung mga ganyan, para magkaroon ka ng idea kapag ikaw na rin yung i-attempt na biktimahin nila. At alam mo yung gagawin mo para ma-avoid mo yung ganung klaseng mga modus. So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito, itong short video tungkol sa pang-i-scam sa text. So, hindi rin lang naman applicable siya sa LBC, kundi marami rin nagpapanggap na Shopee, Lazada, mga ganyan. So, thank you, sir. Thank you so much. Have a wonderful day, and knowledge is power. Tsaka follow me rin sa Instagram account, The Story of Anthony. So, once again, always remember na ligtas ang may alam.